Hello mga kautak negosyo. So, welcome back to my channel, no? So, ngayon, i-discuss ko sa inyo, papakita ko sa inyo yung bago kong negosyo. Maliit na negosyo, no, pangdagdag income, pangdagdag kita, no. 6,310 pesos na puhunan. Kikita ng 46,610 pesos. Papaano? Watch and learn. So ito yung sinasabi kong bago kong negosyo, no? So ito ay firewood, no? Mga scrap ito na falcata wood. Binili ko ito ng 9 pesos per bundle, no? At ikinarga ko sa truck ko, no? Capacity ng truck is 600 bundles. So bakit firewood yung naisipan ko na negosyo, no? Dahil ito sa tumataas na presyo ng petrolyo, sumasabay yung presyo ng LPG, no? So maraming mga tao na napipilitan na gumamit ng alternative na kahoy instead of LPG, no? So napakamura na alternative compared sa LPG. So nakita ko na mataas ang demand nito, no, dahil sa pataas na presyo ng LPG. So sabi ko kanina, ito ay maliit na negosyo sapagkat napakaliit ng puhunan. Imagine 9 pesos per bundle, no? So pwede ko to ibenta ng 30 to 35 pesos per bundle. Pero ang ginawa ko dito, instead of reselling it directly, pinrasis ko, no? Gumawa ako ng maliliit na bundles kasi mahihirapan kasi yung mga consumer kung ganito ka laki ang bibili nila, no? So mahirapan kung babae or bata yung bibili sa tindahan, mahihirapan na dalhin to kasi mabigat, no? So ang ginawa ko, gumawa ako ng maliliit na bundles mula nito, no? So ipapakita ko sa inyo ngayon kung paano pinaprocess at paano ko kumita sa business nito. So ito yung ginagamit ko na pang-cutting sa kahoy na binili ko. So meron akong motor worth 3,000, second hand yan. And then yung cutter blade at saka pulya is 3,000 also. So 6,000. And then yung pagpagawa ko nitong table sa isang karpintero, gumastos ako ng mga 7,000 lahat-lahat, no, nito. So napakasimple ng structure, kuryente yung gamit, no? So ito ang nagpapabilis ng production sa firewood business ko, no? So napakasimple. So ayun, ngayon magde-demonstrate ako kung paano gagamitin ito. So watch and learn. So lahat ng yan na nakikita nyo, maliliit na cuttings, ako ang nag-cut niyan, no? So napakasimple. Sa isang araw, kaya kong mag-cut ng 200 bundles, no? Na maliliit.
Relax pa yun, production. Hindi nagmamadali. So, kung gagawa kayo nito, siguruduhin yung malayo kayo sa mga kapitbahay, or meron kayong gawin na hindi makakadisturbo sa kapitbahay kasi medyo maingay yung makina. So itong area namin, this is a medyo malayo to sa mga kapitbahay, production area talaga to, hollow blocks namin at saka ito binaglog ko yung kahoy. Kailangan lang talaga ng focus pag nagtatrabaho ka nito para hindi madamay yung kamay mo, napakatalim ng blade ng cutter. Medyo delikado pero madali man lang, madali lang pagka nasanay ka na. So ito, walang nagturo sa akin ito, ako lang ang nag experiment pinapanood ko yung mga pinagkukunan ko sa supplier ko ng scrap na patata. Tsaka doon ako natuto. Okay, so ngayon, ipapakita ko sa inyo yung computation na profit. Kung paano ba i-compute ang costing ng ating produkto, saka magkano ba yung kikitain natin sa bawat bundle na nagawa natin. So ito yung computation ng profit natin, no? Cost per bundle at saka yung profit natin sa bawat bundle na na-create natin, small bundles na na-create. No, so sa isang truckload na binili natin, 600 bundles yung capacity ng truck, no, binili natin sa worth na 9 pesos per bundle, so cost is 5,400. And then gumastos na yung fuel, 700, no? And then ang straw is, tatlong straw yung nagamit natin na rolyo, 70 per roll, so 210 yung cost. So total cost is 6,310. So from the 600 bundles, we were able to produce 5,400 bundles. 5,400 bundles yung maproproduce ng 600 bundles. Kasi bawat bundle na large bundle, makaproduce yan ng 9 small bundles. So, 9 times 600 is 5,400. So, material cost, ito yung 6,310 divided by 5,400. And then, meron tayong indirect cost. Ito yung electricity natin. Maliit lang electricity cost. Nakuha ko yung bill. Maliit lang yung epekto ng motor, no, sa electric bill natin. Nasa mga 20 centavos yung cost ng electricity. So, indirect cost yun. So, ang estimated cost per small bundle natin is 1.36. So hindi na nag 2 pesos yung cost per bundle. So binibenta natin yan ng 10 pesos. Mura na yan, no? 10 pesos. Kasi target natin is ibenta natin sa mga sari-sari store and wholesaler tayo, no? So 10 pesos and then cost per small bundle. So bawat bundle na small is meron tayong profit na 8.63. 8 pesos and 63 centavos ang ginansya natin sa bawat small bundles.
So malaki, di ba? So 8.63. So sa isang truck load na nakagawa tayo ng 5,400 bundles, i-multiply mo yan for 5,400 times 8.63, ang profit natin from one truckload is 46,610. So ganyan kalaki ang kikitain natin sa from the one truckload ng large bundles ng Falcata. So dito sa computation, hindi muna ako naglagay ng labor cost, no? Kasi ako pa yung nag-cutting. So ginagawa ko na yan for 1 week. So every day may nakagawa ako na 200 bundles. Ako yung nagka-cutting, pero yung nagpapackage or nagtatay is yung mga tauhan ko pagka meron silang vacant time. Mga tauhan namin sa construction supply, pag may meron silang time na vacant, sila yung nagtatali ng straw, no? So ngayon nakita natin, no, from galing sa puhunan natin na 5,400, kikita tayo ng 46,610. Pero hindi yan natin agad-agad kikitain, no, in just one day. Depende yan sa kayod natin, no. Kasi kagaya ng ginawa ko, 200 bundles lang yung production ko per day, para relax lang. So yung 46,610 kikitain ko within 27 days. Pero kung kakayod ako, gagawin kong 400 bundles per day, kikitain ko yung 46,610 in just 12 to 13 days siguro, no? So yan. So far so good. Lahat ng production ay naibenta naman sa halagang 10 pesos. So magandang business to ngayon. I believe na makakatulong sa lahat ng gustong kumita gamit ang firewood. Thank you for watching my video. Tune in to my YouTube channel, Utak Negosyo, for more business tips and business ideas.